Sa mapagpalang araw po sa ating lahat at muli po, ito po, nagbabalik po si Coach Jim Ro na kung saan ang tatalakayin naman po natin ay legal documents kasi maraming kumakalat nagsasabi na Ponzi scheme daw si Sitaw at wala daw at hindi daw scam daw ito no ayon po sa kanila. So tingnan natin, scam nga ba si Sitaw? So tingnan po natin. So ang Sitaw po ay nakarehistro sa Security and Exchange Commission na kung saan may company name po siya na Sitaw Corporation. Kung gusto nyo pong i-check yan, pwede po kayong pumunta sa website at i-check nyo. At dito medyo malabo lang. So doon sa website, mababasa nyo kung ano po yung nakasaad dyan. So siya po ay e-commerce na business po. Yan. Okay, syempre, tingnan din po natin. Si Sitaw po ay nagbabayad ng tax, kaya po siya may BIR Certificate of Registration. Okay? So dito po, nakasaad dyan na kung saan nagbabayad po ng tax ang company ng Sitaw. So business permit, makikita po natin City of Taguig, business permit nila. So yan, nakalagay po yan at pwede nyo rin yan i-check kung nasa Manila ka. Pwede kayong pumunta sa munisipyo o dyan sa City Hall no ng Taguig para i-check yan, para sigurado kayo. Yan, syempre, nandyan din yung barangay business clearance. Kung para sigurado ka, pumunta ka rin dyan sa barangay sa Taguig no, kung saan dyan, no, sa pamahalang barangay ng Port Bonifacio, pwede kayong pumunta dyan, i-check mo kung talaga ngang totoo ito. No, yan po nakaregister, New Sitaw Corporation. Kaya no doubt na sila po ay complete ang legalities. At makikita rin naman natin, no, dyan, isasama ko po dyan, ipi-play natin dyan mamaya, yung office nila na kung saan pinakita ng mga ibang vloggers at syempre yung kanilang warehouse para makita po natin na talagang kumpleto ito at hindi po ito Ponzi scheme at hindi po scam ang Sitaw. Okay? So yan, punta naman po tayo sa rules and evaluation. So syempre, bawat company may rules po yan. At ito po ay dropshipping, ito po ay may produkto, kaya meron po tayong evaluation para malaman natin kung ano na po ba yung nangyayari sa store at ano ba yung dapat gawin ng mga seller. Okay? So, evaluation period. Tingnan po natin. So, dito po, to facilitate product management and provide seller with the insight into the processing rate. On the seller dashboard, sellers can view their order processing rate for the current month. This provides them with real-time information on how efficiently they are processing their order. So, dito po, minomonitor po ni Sitaw no po, yung processing rate. So makikita nyo po dyan yung processing rate na 55%. Kumbaga po yan sa mga ahente, meron po tayong quota. No po, quota po niya 55%. So sa bawat orders, kailangan mag-process ka, i-process mo yon. Depende pa rin po yan sa yung budget. Kung budget mo ay tingin mo na kaya mong i-process lahat ng pending orders, i-process mo. Pero kung ang budget mo naman ay hindi sapat doon sa mga orders, eh mamili ka lang po ng medyo mababa. Kaya po dito, pinipili lang muna natin ay hanggat maaari doon sa 7%. Kasi kahit bumagsak ka dyan sa 55%, ay papasok pa rin, no? Makukuha mo pa rin yung 7% na markup mo sa bawat item. Okay, so sa mga susunod, ipapaliwanag po natin yan kung ano pa yung mga susunod na kung paano ka mape-penalties o mababayolation dito sa Sitaw. So every month Sitaw conducted an evaluation which happened twice a month. It is 16 and end of the month. If the seller reached the 55% processing rate, their profit will remain. So ito po 'yon, no, sinasabi natin na every month po may ginagawang evaluation si Sitaw. From 1 to 15, halimbawa December 1 hanggang December 15, then 16 hanggang 31. So, kailangan ma-meet mo po itong 55% processing rate. Paano? On a monthly basis, no, Sitaw track the seller's order processing rate to determine if any penalty should be imposed if the order processing rate falls below 55%. It will trigger penalty measure. So, kapag
ang pinili mong markup 88% to 12%, pag hindi mo na-meet yung 55%, pwede kang magkaroon ng penalties. Okay? Kaya nga po sa mga nagsisimula, mas mainam na simulan mo sa 10 product at 7% muna. Aralin mo muna para na sa ganun, pag nakita mo na nalaman mo yung strategy, saka ka na lang magtaas ng markup. So ito po yung tinitingnan natin. Ito po yung sa first evaluation. So product markup po, makita po natin 7%, 8% to 12%. So first evaluation, 1 to 15 of the month, 16 of the month, deduction. Okay? So ibig sabihin, sa 1 to 15, ang deduction niya kapag di ka nakapasa is on the 16. No, 16 of the month. So, processing rate, 55% sa first evaluation, nakapasa ka. Ganun din sa second evaluation, nakapasa ka. So, no penalty. Sa processing rate na below 55%, na bumagsak ka, then pumasa ka sa second evaluation, wala pa rin penalty. Ganun din dito, baliktad lang. Sa first evaluation, nakapasa ka, bumagsak ka sa second evaluation, no penalty ka pa rin. Pero once na bumagsak ka sa first evaluation and second evaluation, with a 1% penalty, you will only have 6% on the orders that you process. So meaning to say, hindi mababawasan yung capital niyo po. Po, wag po kayo mataranta. Kung hindi ka nakapasa dito na sa first evaluation, hindi ka nakapasa sa second evaluation, yung 7, imbis na 7% yung profit mo, bababa lang siya ng 6%. So hindi siya mawawala. Kaso lang, siyempre, sayang pa rin yung 1%. Kaya sikapin natin na ma-hit natin o ma-meet natin itong 55%. Ma-meet naman po natin yung 55% sa tamang strategy, sa tamang pagbabudget. Kaya po, may ginagawa po tayong Zoom na pwede kayong umaten. No? Kasama ko dyan si Prof. Vincent na kung saan tinuturo namin yung tamang strategy, wala pong bayad dyan, hindi ko po kayo sisingilin dyan kahit na binabayaran ko yung Zoom. Pero libre po yan para po sa mga seller ni Sitaw para magkatulungan po tayo. Dahil naniniwala po kami ni Prof. Vincent na kapag umangat si Sitaw, aangat tayong lahat. Kapag bumagsak si Sitaw, babagsak tayong lahat. Kaya dapat tayo magtulungan, hindi tayo magkakalaban dito, hindi tayo magkakakumpetensya, kundi tayo po ay mga seller na nagnanais na maging matagumpay sa negosyong ito. Okay? So tingnan naman natin dito, 8% to 12%. So dito naman po sa first evaluation, so tingnan nyo po, no? 8% to 12%, tapos na tayo sa 7%. Kapag pasado ka sa first evaluation at pasado ka sa second evaluation, no penalty. Pero once na bumagsak ka sa first evaluation, pumasa ka sa second evaluation, no? Ito po, with penalty. Sitaw deduct the portion of profit exceeding 7% from the delivered orders in the current month. And the seller will only have 7% on the orders they process. So, ibig sabihin, kung 8% yan, kinuha mo 12% at hindi ka nakapasa sa first evaluation at nakapasa ka sa second evaluation o kaya kabaliktaran, no, nakapasa ka sa first evaluation, bumagsak ka sa second evaluation, ang magiging markup mo na lang ay 7% instead of 8% and or 12%. Okay, bababayan ng 7%. So hindi ka pa rin talo. Okay? Wala pong mawawala sa iyo dahil may kita ka pa rin. Yun nga lang, bababa siya. 'Di ba? So imbis na 600 yung kikitain mo, baba na 7%, pwede maging 200 na lang 'yan o 300. Ganon. So sayang din. Kaya sikapin natin na makapasok tayo sa 55%. May tamang strategy, tamang pagbabudget po dyan. Marami po kasi ang sumasali dito sa Sitaw na hindi nila inaaral. Ang nasa isip kagad nila, kumita. Lahat po tayo, kaya po tayo nandito sa Sitaw at sinusubukan natin dahil gusto talaga natin kumita. Pero sa una, huwag mo munang isipin yung kita. Isipin mo po muna na aralin at ano yung technique, ano yung strategy na gagawin natin dito para nang sa ganon, hindi po tayo magkamali at hindi masayang. Hindi naman sayang, kundi hindi mabawasan yung markup na inilagay mo. Sayang din kasi, no, yung 12% naging 7%. Ang laking porsyento rin na wala ron. Okay, pero hindi ka pa rin talo dahil hindi naman nabawasan yung capital mo at kahit paano kumita ka pa rin. Diba? So, ganon din po. Pag bumagsak ka naman, no, sa first evaluation tsaka second evaluation,
with penalty, sitaw deduct the portion of profit exceeding 6% from the delivered orders in the current month, and the seller will only have 6% on the orders they process. So, ibig sabihin, pag parehas kang bumagsak dyan, first evaluation, second evaluation, na kung saan, magiging 6% na lang siya. Okay? So, kailangan malaman natin kung paano natin ito ipapasa buwan-buwan. So, yun po, napakaganda. So, ito po yung masasabi natin na talagang pata si Sitaw, parehas po siya. Kasi kailangan natin magsumikap. Hindi dapat alisin to, dahil ito yung nagmamotivate sa atin para mas lalo po tayo magsikap at maging maganda yung performance ng store po natin. Okay? So, yan. Susunod na pag-aaralan naman natin is yung profit margin and vacation mode. So, sa ngayon, hanggang dito lang po tayo. At ayan, panoodin na lang po natin yung video na ipiplay ko ngayon. Ipapakita natin dyan yung vloggers na nag-tour doon sa office at doon sa warehouse. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po. Sana po, don't forget to subscribe. Click the notification bell. And mag-like na rin po kayo at mag-message po kayo dyan. Okay? So, kung nagustuhan nyo po yung video nito, mag-message po kayo sa ibaba. At pag hindi pa po kayo nakaregister, please register po, no, sa aking referral code na 571717CNCR. Okay, yan po. Mag-register lang po kayo dyan. At pag nag-register po kayo, hanapin nyo muna yung Be a Seller. I-click nyo yung Apply Now o yung Apply. Then, fill out nyo po yung details doon. Ilagay nyo po yung referral code na nandyan, yung 571717CNCR. Then, mag-create na po kayo ng store nyo o register shop ang i-click nyo. Siyempre, ihandaan nyo rin po yung mga valid IDs nyo, ng mga government IDs. So, kailangan po yan para malaman na kayo po talaga ay legit na seller. And then, after 24 hours, mag-antay lang po kayo na may mag-i-email sa inyo na kung approved na po yung inyong store. At pag na-approve na, i-contact po ninyo yung affiliates nyo, tulad yan, ako, yung sa referral code nyo, i-contact nyo po ako at i-guide ko po kayo kung paano po yung gagawin natin sa susunod na step. Huwag muna kayong pipili ng products, no? At huwag kayong magmadali dahil alam ko nakaka-excite yan at excited kayo na kumita, pero mas maganda yung slowly but surely. Kaya ito po muli si Coach Jimro at maraming salamat po sa inyong pag-subscribe at patuloy na panonood dito sa aking channel. So, Coach Jimro po, ingat po kayong lahat and God bless.